Aabot sa 6 na milyong pisong cash ang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa naulilang kaanak ng 60 nasawi sa Payatas tragedy noong July 2000. Namahagi rin ng higit sa 200 titulo ang pamahalaang lungsod sa mga residente sa ilalim ng Community Mortgage Program. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Matapos ang 20 taong paghihintay, ipinagkaloob na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang 60 milyong pisong danyo sa kaanak ng mga nasawi sa Payatas tragedy noong July 2000. Mismong si Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nag-abot ng tig 110,000 pesos na cheque sa pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Dapat matagal nang mapunta sa kanila yan. Tingin ko, justice has been so delayed for the heirs of the Payatas tragedy. Bata pa ako nung nangyari yon. And it is very clear that it's the negligence of the government. That is the reason why nagkaroon ng ganyang trahedya. At alam niyo, wala namang kapalit na pera ang buhay. But at the same time, kung ito ay makakatulong para maibsan ang sakit na naramdaman nila for the past 20 years, I'm very happy to be the mayor that has made this a reality for them. Lubos naman ang pasasalamat ng kaanak ng mga biktima sa kompensasyon na matagal na nilang hinihintay. Nagpapasalamat po kami sa ating botehing mayor na sa loob ng 20 years na nabigyan din ng yung mga namatay doon sa Payatas tragedy. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating mahal na mayor. Salamat po, mayor. Kasabay nito, ipinamahagi rin ng alkalde ang 217 titulo ng lupa para sa mga residente ng Pitogo sa Barangay Payatas sa ilalim ng Community Mortgage Program. Bukod dito, 26 na residente pa ang binigyan din ng titulo para sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay sa ilalim naman ng direct sales. Mula sila sa Barangay Baysa, Barangay Escopa, Barangay Bagong Silangan, Barangay Kaligayahan, Barangay Fairview at Barangay San Antonio sa QC. Todo pa sa salamat din ng mga residente sa lokal na pamahalaan dahil natupad na ang kanilang pangarap na mapasa kanila ang lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay sa loob ng mahabang panahon. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times.